Hello mga ka-farmers! So for today's video ay ibabahagi ko po sa inyo kung ano ba ang antibiotic na dapat nating ibigay sa ating mga inahin pagkatapos manganak mga ka-farmers. Pero bago tayo magpatuloy for today's topic mga ka-farmers, magbibigay po ako ng update sa aking mga biik na 29 days old na po mula maiwalay mga ka-farmers. So, ito na po sila. Ito na po sila mga ka-farmers. Ganito na po sila kalaki. Nasa 20 to 25 kilos na po sila mga ka-farmers. So, nasa pre-starter pa po sila ngayon. Pero sa Sunday, today is Saturday, sisimula na po natin na mag-transition. So, mag-mix na po tayo ng starter feeds at saka pre-starter. So, ganyan na po sila kalaki mga ka-farmers. Nakakabawi na po sila dahil nung bago pa po silang dumating dito sa atin, bansot po sila. So, ayan. So, di ako makapaniwala mga ka-farmers na after nating maibenta ang lahat nating mga baboy dahil sa ASF, after 1 month, nag-alaga ulit tayo. So, mga 1 month na rin ito sila sa atin mga ka-farmers at nakasurvive po sila. At sa awa ng Diyos, wala po silang mga dinaramdam mga ka-farmers. So, ayan sila. Ang lakas lang po nilang kumain. Dik. Ayan. So, since mag 1 month na sila mga ka-farmers, sa nasasabi ko po sa aking previous vlog, mag-additional po ako. So, maghahanap na naman ako ulit ng another 2 or 3 piglets mga ka-farmers para aalagaan na naman natin. So, sa ngayon, dahil sa na-experience natin na napasukan tayo ng sakit mga ka-farmers, kaya medyo unti-unti muna yung pagbabalik natin sa mga baboy. Dahil meron pang ibang mga babuyan dito sa aming mga ka-farmers, yung hindi pa naubos ang baboy nila, pa isa-isa pong nagkakasakit. So, ngayon mga ka-farmers, ang topic po natin ay katanungan po ito ng isa nating ka-farmer na si Mr. Mark Sukyat. So, hello po, kumusta po kayo? Itinanong po niya kung ano ba ang antibiotic na gamitin para sa bagong panganak na inahin. So, very important po ito para sa ating mga kapatid na hag-raisers, yung mga nag-aalaga ng inahin mga ka-farmers, lalo na po sa mga baguan pala. So, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video ito mga ka-farmers, baka sakaling meron kayong mapupulot na importanteng impormasyon. So, itong ibabahagi ko po sa inyo ngayon mga ka-farmers ay base po ito sa experience namin dito sa aming babuyan. So, kung meron itong pagkakaiba para sa ating ibang mga hag-raisers, please understand po na iba-iba po tayo ng paraan sa pag-aalaga ng baboy, pero iisa lang po yung goal natin, ang magtagumpay at magiging productive po ang ating negosyong babuyan. Dito sa amin mga ka-farmers, hindi po sa lahat ng panganganak ng aming mga inahin ay mag-inject po kami ng antibiotic. So, nakadepende po kami mga ka-farmers kung ma-encounter po namin ang dalawang sitwasyon na ito. Una, kung mahina o matamlay ang inahin pagkatapos manganak, at ang ikalawa mga ka-farmers ay kung merong dinudukot na mga biik sa loob ng inahin. So, that's the time na mag-inject po kami ng antibiotic mga ka-farmers. Ang reason po namin na hindi kami palaging nag-inject ng antibiotic, lalo na kapag okay lang sa panganak ang inahin, ay para ma-minimize po yung antibiotic na naibigay natin sa ating mga inahin mga ka-farmers, dahil alam naman natin na yung mga gamot na ini-inject natin sa kanila ay papunta po yan sa kanilang katawan at meron po yung masamang epekto kung wala tayong ginagamot na sakit mga ka-farmers. So, kung sa palagay namin okay lang po yung aming mga inahin, wala silang problema, so hindi na po kami mag-inject ng antibiotic.
Pero yung ibang hog raisers, mga ka-farmers, nag-inject po sila ng antibiotic every time na nanganganak ang kanilang inahin dahil ang reason po nila is for prevention para sa mga possible na complications sa inahin, mga ka-farmers. So, pwede din po yon, depende po kasi yan sa hog raiser, mga ka-farmers. Pero kung ang aming inahin, mga ka-farmers, ay mahina o matamlay pagkatapos manganak or kung may dinudukot na biik sa loob ng inahin, mga ka-farmers, nag-inject po kami ng oxytetracycline. So ano ba ang oxytetracycline, mga ka-farmers? Ito po ay isang generic name ng antibiotic. Marami po ang brand nito, mga ka-farmers, pero yung ginagamit po namin ay yung brand na Terramycin LA. So, long-acting po itong Terramycin LA, mga ka-farmers. So, kung ma-inject tayo nito, once lang po talaga. Pwede din ang enrofloxacin tulad ng Bacterid, mga ka-farmers. Dati, yun yung ginagamit namin ang Bacterid, mga ka-farmers, lalo na noong bago pa po kami sa pagbababoy at hindi pa namin na-discover itong Terramycin LA. Meron kasing situation, mga ka-farmers, na malala na talaga yung pagtatain ng aming mga biik. So, nagtanong kami sa AgriVet at itong Terramycin LA po yung sinasuggest nila. At yun, mga ka-farmers, effective siya. So, ito na po ang palagi namin ginagamit ngayon. Ang dosage po na binibigay namin sa inahin, mga ka-farmers, ay 10 ml. So, kung mag-inject po tayo, kung tayo lang po yung mag-i-inject, mga ka-farmers, pwede tayong mag-inject sa malapit sa tenga or pwede din sa may puwet, mga ka-farmers. Intramuscular injection po ang paggamit natin ng Terramycin LA. Always remember, mga ka-farmers, na before tayo mag-inject, we have to sterilize our syringe, mga ka-farmers. So, kahit na sa mga biik, basta mag-inject tayo, mga ka-farmers, dapat ini-sterilize po muna natin ang ating mga syringe. Sa inahin, mga ka-farmers, dahil merong mga ibang inahin na pagkatapos manganak, tatayo agad. So, ang technique po natin dyan para hindi tayo mahirapan sa pag-inject ay magbibigay tayo ng injection habang kumakain po sila, mga ka-farmers, para hindi po sila masyadong malikot. Dapat kasi hindi malikot yung ating mga inahin dahil kapag malikot, mga ka-farmers, may posibilidad na maputol po yung karayom. So, dapat po talaga na pinapakain muna natin ang ating inahin, then madalian lang po yung pag-inject, mga ka-farmers. Meron po akong mga previous vlog niyan. So, isearch nyo na lang po sa Ona Backyard Farm at makikita nyo po doon kung paano kami mag-inject sa aming mga inahin, mga ka-farmers. Dito sa amin, mga ka-farmers, kada panganak po ng aming inahin ay nag-inject po kami ng B-complex na 10 ml para matulungan po ang inahin para sa fast recovery galing sa panganak, mga ka-farmers, at matutulungan din siya para maibalik agad ang gana niya sa pagkain. So, kung merong magtatanong kung meron bang powderized na antibiotic na pwedeng gamitin po pagkatapos sa panganak ng inahin, mga ka-farmers, honestly, hindi po namin na-try na gumamit ng powderized na antibiotic pagkatapos manganak ang aming mga inahin. So, Terramycin LA po talaga yung ginagamit namin. So, ganito po yung bottle niya, mga ka-farmers. Ayan. Ayan siya. Clear nyo bang? So, clear ba siyang makikita? Basta ganyan po yung itsura niya, mga ka-farmers. Sa Pacifica po namin ito nabibili. Pwede pong bumili nito ng per ml, mga ka-farmers. Pwede din na isang bottle nito na sa 700 plus siguro yung isang bottle nito, mga ka-farmers, na 100 ml. Pero minsan, kung hindi pa afford yung malaking bottle, mga ka-farmers, dahil hindi naman talaga yan maiiwasan, so pwede po na per ml lang po yung bilhin natin sa Pacifica. Nasa 10 to 12 pesos lang po yung per ml nito, mga ka-farmers.
So, yan po mga ka-farmers. Sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.